naman ang Legal Minds. At syempre, kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis, Dennis Antenor Jr. At ako po si Bien Dacles. At syempre, salamat muna. Ito, sabi ko, araw-araw kong kayong pasasalamatan. Thank you very much. Maraming salamat. Kahit dun sa mga weekends, thank you pa rin sa nanonood sa aming replay. Talagang binabalik-balikan nila. Tine-check nila yung mga videos natin, tapos pinapanood nila ulit. Natawa ako dun sa isang comment eh. Yung attorney ba na yan eh? Binata ba yan? Talagang may comment na ganon. Grabe. Ibang klase na talaga yung yung abogado bang yan eh? Binata ba yan? Binata pa. May naman nagbabalak ah. It's an issue about sa legal matters. Siguro, gusto gumawa ng illegal. Baka nga. Baka. Ito na. Sige, pakilala na muna natin ang ating mga kasama. Nakita nyo na. Ito, alam ko marami na nagtitilian na naman. Diyan sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, ang ating kasama ngayon si Attorney Mark Tolentino. Hello! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Yan. Good morning, good afternoon. Kompleto. Okay, ano pag-uusapan natin ngayon? Naku, parang epektado ako din sa pag-uusapan natin. Ito yata marami. Yung naging problema ko nung pumunta ako na ibang bansa. Ang masama kasi dito, ito, karamihan sa mga nabibiktima nito, mga inosente talaga. Kumbaga, wala silang kinalaman dun sa... Totoo yan. ...dokumento. May, naway ko ngayon may problema iba. Oo nga eh. Sige. Alam ko makaka-relate kayo dito sa ating hashtag HQOTD or hashtag Who Got the Question of the Day. Ito na. Nais ko pong itanong sana kung ano po ang aking gagawin ngayong aalis na po ako ng bansa para magtrabaho para sa aking mag-ina. Problema ko po kasi ngayon ang mga dokumento ko na mali-mali po pala ang mga nakalagay gaya na lamang po ng spelling ng aking middle name at araw po ng kasal ng aking mga magulang. Nito ko lamang po nalaman na marami po pala ang lapses at hindi nagmamatch sa mga detalye ng mga personal documents ko. Kaya po nahihirapan ako mag-apply upang makapag-ibang bansa. Nalaman ko rin po na ilang dokumento ko po pala ay peke. At Roy. Ipinagawa lamang ng aking mga magulang matagal ng panahon. Parang kinala ko sino padala niya. may nakalagay nga eh. Ayun o. Maliit yung sulat eh. Pero nakanguso siya ngayon. Pakapal ba ang nguso niya? Ayun o. May pananagutan daw po ba siya? Hindi, wala. Ito sagot. Wala. Sinagutan yun? Magpapulong ka na lang. Huwag ka na lumabas sa bansa. Huwag ka na lumabas sa bansa. Oh. At saka huwag ka na lumabas. Magpakulong ka na lang. Ganyan ka na lang. Okay. Ayan, may pananagutan daw po ba siya, attorney? At ano daw po ba yung pwede niyang gawin? So, anong gagawin niya? For example, yung mga clerical errors. Mm. Iba kasi yung clerical sa totoo talagang mali. Okay, yung clerical, parang typo error lang yun. Parang typo. Parang innocent mistake. For example, anong gagawin mo? For example, ang question dito is yung middle name, mali yung spelling. Yung spelling. Okay. So, mag-file lang petition for correction sa clerical error. Saan i-file yun? Sa local civil registry kung saan siya pinanganak. Okay. Pero kung malayo naman siya, for example, pinanganak siya sa somewhere in Basilan and he is here, pwedeng dito na. Yung bagong batas na yan, pwede dito sa Pilipinas. Dito na sa Pasay. Dito na mismo. Dito na. Oo, kasi ganyan yung nangyari sa akin eh, di ba? Yung pagkakataon ko na sana palitan yung pangalan ko. Ay, wala eh. iba yung change of name sa correction of the clerical errors. Yung change of name, for example, yung pangalan mo, Dennis, pwede mong palitan? Hindi pwede yun. Kailangan palitan mo, basta yung pangalan mo bastos. Or pangit pakinggan. Or nakaka-insulto sa ibang tao. Or may kliyente ako, yung pangalan niya, pwede mo sabihin, yung pangalan niya, Michael Pototoy. Oh, yun talaga yung pelido niya. Michael Pototoy. So, nag-file kami ng petition para mabago yung apelido niya. Yung senator ni, siya lang ang nag-file. Yung ibang lahi, tiniis. Tiniis? Yung sabi sa akin, parang tiniis. Nagpahal siya ngayon na professional na siya. Sabi niya, ever since daw nung bata siya, elementary, high school. Feeling ko, tampulan siya ng bully noong mga panahon na yun. Binubully daw siya. That's why nag... Hello, Mr. Pototoy! Mr. Pototoy! Ganun? Pototoy. Pangit din naman yun. Alam mo, sa totoo lang, wala kasing dating sa akin yung word na yan. Kasi,
Panggalato kasi ako, kaya hindi ko... Kasi Tagalog yan eh. Dito ko lang nalaman. Oh. Siguro ka lang. Three years ago yata, nalaman ko yun pala yun. Hindi ko alam. Kaya ako, yung word, walang dating sa akin. Sa akin na wala. Bisaya ko eh. Bisaya. Dito sa kanila. Kasi hindi ko na ako lumaki. So, yun yan. So, eh, lalaki naman yata eh. Lalaki siya. Ito, parang off naman kung babae, no? Oo. Napaisip talaga ako paano kung babae siya. Kasi kung lalaki. Ang problema. Pero siguro positibo kung tomboy siya. Oo. Para medyo, ayun ah. Pwede rin. Oo. Pero tampulan pa rin ang tukso yun. Oo naman. Kaya kung lalaki ka naman at yung apelido mo, ayos naman siguro. So, ang ipalakas, tagal ba yan ito? Petition for change of name. Change of name yun. Kasi kasama apelido Change of name. Yung sa akin attorney, wala naman. Baby boy lang yung sa akin. Baby boy Antenor. Baby boy. Correction lang talaga yung sa akin. Kaya naging madali yung sa akin. Okay. Tapos yung nag-change nung name ko nun, Guinness ko siya. Pinag-cafe pa namin. Yun yan ha. So mag-file lang ng petition to correct yung clerical error sa local civil registry kung saan ka pinanganak. Kung malayo, hindi naman practical kung saan ka nakatira. O yun yan. For example, nasa abroad ka, doon ka mag-file sa consul mo. Pwede? Hindi. Parang you don't have to go home. Sa consul, mag-gastos yan eh. Sa may embassy, pupunta ka lang doon, mag-file ka ng petition to correct yung clerical errors mo. Teka muna, attorney. Kung sa embassy mo aasikasuhin yan, baka di ba basta yun ang sabi ng batas. So problema na yan ng consul kung tamad yung consul or masipag. Basta yun ang sabi ng batas sa local civil registry kung saan ka pinanganak, kung malayo, kung saan ka nakatira, or kung nasa ibang bansa ka, sa consulate. Okay, ako sa akin, uwi na lang kayo. Kasi baka humingi pa ng lagay. Mas maganda pa yun, nasa route ka talaga. Yun yan. Paminsan, di ba? Uwi ka rin lang, di ba? Mag-vacation ka. Vacation ka na rin lang, di ba? Bumisibisita ka. So, yun ay file mo. Pag sa birth certificate, pag sa marriage contract naman ng magulang, kasi mali yung nakalagay na date. Example, yung kasal nila is June something. Tapos nakalagay dun, August pala, kasi ghost month. So, mali-mali yung... Oo, di ba? Mali-mali. So, mag-file lang ng petition kung sa local civil registry kung saan sila nagpakasal. Nagpakasal. So, yun lang. Very simple. Simple lang naman pala eh. Simple lang. Pakulong na lang. O, tera na. Di ba pwede? Pakulong na lang yun kasi yung nagsalita niya. Kasi nagtanong pa. Kung mag-file ang petition, joke lang yun eh. Kung mag-file ang petition, kailangan i-attach yung mga documents to prove na totoo yun. So, for example, yung sa middle name. So, kailangan nang i-attach doon yung passport. Na yung totoong family name. Passport, driver's license, voter's ID, to prove na mali yung nakalagay sa birth certificate. Yun yan. So, same also with the marriage contract. Kailangan mag-attach ka ng documents, any government-issued documents, to prove na mali yung nakalagay sa marriage contract mo, sa birth certificate mo. Yung ganyan na... Matrabaho din. Kailangan ng oras yan. At least simple na lang, kasi doon na lang sa local civil registry. Mas mabilis doon. Unlike pag doon sa court, may publication pa, may hearing pa, you need to hire an expensive lawyer. So, ganun pero talaga. Pero dati ang alam kong attorney, pagpapalit ng pangalan, alam ko yung attorney eh. Talagang... naramdaman alam mo na ba? Alam mo yung mga kasong ganyan. Oo, naranasan mo ba? Ang pagkakaalam ko dyan, may hearing pa yan, di ba? May hearing, basta change of name. Change of name. Hindi correction. Kailangan i-prove mo na yung pototo ay bastos. Okay. Ay, kailangan ba? Kailangan i-prove yan. Kahit na sabihin natin yung word na yan ay hindi bastos sa Pilipinas, pero bastos sa ibang bansa, sa ibang kultura. Pwede. Kailangan i-prove mo. So, paano natin i-prove yan? You need to... Documentation. No, hindi ng documents. Kailangan ng isang expert to prove na yun, bastos yan. Oh. For example... yung apelido mo po Totoy. Sabi natin eh Pototoy. Pero you are residing in Cebu. Yung Pototoy, there's no effect in Cebu. Wala. Pero ngayon nandito na siya sa Maynila. Hindi, doon sa Cebu. So kailangan siyang kumuha ng isang professor ng Pilipino. Hindi, yung magaling sa wikang Pilipino, yung expert na yung Pototoy is bastos yan sa Tagalog. So kailangan mag-present pa sa court. Paano yun, attorney? Kasi name protects public interest. Name is not a right. Change of name is only a privilege. And it should be protected by the state. Same also your marriage. Marriage, yung pangalan mo, it affects public interest. So that's why hindi mo pwedeng bago-baguhin yung pangalan mo because gusto mo. Pwedeng
tinatawag na screen name mo. If you're an actor, actress, pwede yun. But yung nakalagay sa birth certificate mo, kailangan ay i-prove mo sa court yung mga grounds. For example, bastos, pakinggan, yun, pwede yan. But yun ang tinatawag na change of name. May petition sa court, may publication pa, newspaper of general circulation. Medyo matagal-tagal na ang proseso. But with respect sa LCR, for example, mga clerical errors lang, very mas simple siya kasi hindi wala nang hearing sa court. Yung LCR officer na lang ang gagawa doon. Yung mga ganun attorney, ano, attachment na lang yan. I-attach mo, may petition pa rin. I-attach mo yung mga evidence na mali yung spelling doon. Ganun lang. Pero yung ganun attorney, doon muna tayo doon sa correction muna. May gagastusin ba dyan? May gagastusin. Sa, based on my knowledge, mga 1 to 2,000 ang bayad mo sa LCR. Not by letters yan, attorney. Aya? Pesos. Pesos. I mean, isang buong kaso na yun. Yung pangalan daw. Okay. Yun yan. Of course, may gagastos ka. Per letter ba yung 1,000 to 2,000? Kasi iba baka by letter yata yan. Per petition. Pero dun sa, as in change of name, attorney. Mahal yun. Approximately how much yung gagastos? Depende sa, kumuha ka ng abogado eh. You hire a lawyer. Yung lawyer, depende kung bumurahin or mahal. Depende yun eh. Mumurahin at may mahal, ha? Oo, yun. Pangalawa, publication. Eh, yung mahal, mumurahin mo talaga yun. Pakasabay. Baba! Ano ka na lang? Baba, change ka lang na name, tapos eh. Mahal naman yun eh, mumurahin mo talaga. So, depende sa lawyer. Okay. Then, sa publication, di ba, may parang i-raffle yun eh. So, depende sa newspaper kung saan i-raffle yung petition mo. I see. May newspaper na cheaper, o cheaper na lang para hindi mumurahin. Cheaper. Mas magandang pakinggan, cheaper. Nagkamali ba yung dyaryo? Oo. Mali na naman yung spelling. Oo, mumurahin mo rin. Nagbayad ako sa'yo, inayos ko na yan. Grabe ka. Yun ang gastos mo. Pangatlo, filing fee. Filing fee sa court. May mga judicial development fund, mga ganun pa. So, maybe mga 5,000 yun bayad doon. So, then, appearance fee sa lawyer. Appearance fee hearing. Bayad ilang doon. Pesos yun attorney? Depende. Kasi kung depende. Every lawyer, pagpunta ng abogado, may bayad judge yun? Nagkasakit, si fiscal absent, bayaran, yun. Bayaran mo pa rin ang abogado. Kasi oras niya. The mere fact na pumunta siya doon, may bayad yun. Ayan. Dapat naka-jogging pants mga roughly nasa 100,000 ba yan, attorney? As I said, depende sa acceptance depende ng abogado. Depende talaga. Kasi may mga abogado naman na mabait naman. Nag-charge ng 30,000. May abogado nag-charge ng 100,000. Acceptance fee pa lang yun. What? Iba kasi yung acceptance fee sa appearance fee. Acceptance fee, the mere fact of accepting the case, bayad na yun. Wow. Wala siyang gagawin. The mere fact na tinanggap niya ang kaso mo, yun ang acceptance parang sabihin, fee. May abogado ako. Yun yan. Kadalasan yun, expertise na rin yun. Ano? Yes, binabayaran. Alam niya na yung kalakaran. Hindi ka na iikot-ikot. Ganun yan. Kadalasan kasi binabayaran mo talaga sa mga ganyang profession yung experience. Paano yan, attorney? Kasi dun sa nagpadala sa atin ng kanyang question, it took him years eh. Kasi ilang beses nang, sabi nga niya, may mga lapses daw, may mga hindi nagmamatch na detalye. So, ibig sabihin ba nun, attorney, lahat ng dokumento niya, papalitan lahat yun. Oo, wala elementary yan. For example, wala siyang voter's ID na to prove na yung apelido niya, yun. Wala siyang voter's ID, driver's license. Anong gagawin niya? Affidavit of two disinterested person. Ano ibig sabihin ng attorney? Yung affidavit na hindi mo kamag-anak. Basta dalawang tao, affidavit na yung apelido mo is yung pangalan mo is Bien Douglas. Siya si Bien Douglas with letter C and with letter L. Hindi Douglas na with letter K. Okay. Yun yan. Okay. So, kailangan ng dalawang person, two disinterested. Kasi pag interested, pinsan mo, hindi pwede yan. Kapatid mo, hindi pwede yan. Kailangan disinterested. Okay. Balikan ko lang yung pangalan, attorney, no? Malaki yung problema natin sa pangalan. No? Balikan ko lang sinabi mo, attorney, kanina. Sabi mo, di ba, kailangan, kukwestiyonin ng husgado yung inyong intention. Yes, ganoon yan. Kailangan yung intention mo at saka yung mismong kagustuhan mo at saka yung dahilan mo, kukwestiyonin. Ang putot,
Hindi ko, pasensya na kayo, wala kasi dating-dating sa akin yung pututoy. Siguro sa inyo mga Tagalog pwede. Sa aming mga taga-probinsya, wala. Yung word na pututoy na ganyan, it's a fact na sinabi po ni attorney. Kailangan patunayan mo na bastos yan. Kailangan. Tapos magdadala ka ng isang abogado or isang, sabi mo, isang professor. Expert sa wikang, normally mga, yung mga... Mga linguistics yan. Hindi sa mga head ng week, commission ng wikang Pilipino. Okay. So patutunayan niya, oo, totoo yan. Bastos yan. Okay. Anong proof mo? Sabihin ng piskal. Kasi ikos examen, anong proof mo? Bastos. Doctor, something that yung pototo is a bastos. Kailangan may mga historical studies. Pero kung yung mismong judge ay naniwala right there and then na bastos yung pototoy, kailangan pa rin may evidence. Kasi at least parang judge, kahit naniniwala na po. That judge should decide based on evidence. Based on evidence. Hindi yung kanya maniniwala. Kasi judge siya eh. Kailangan mag-decide siya based on evidence. Ibig sabihin, attorney, hindi pwedeng sabihin natin based from experience na simula nung bata ko, binubuli ako kaya gusto kong magpapalit. Ay, hindi pwedeng ganun. Wala namang dokumento yun. Hindi, sabi sa mga, sa Commission ng Wikang Pilipino, every Filipino language may historia. Hindi, kasi ano lang, yung account na ano, nagkukwento ka lang. Oo, wala namang dokumento yun. Kinukwento mo na binubuli ka ng mga bata ko. Hindi pwede. Kailangan talaga na, ang reason kasi, hindi because binubuli ka. Binubuli ka because yung apelido mo, bastos. So kailangan i-prove mo na yung apelido mo, bastos. At saka binubuli ka. Because bastos ang apelido mo, binubuli ka. So nandito yung hindi pwede. The mere fact na binubuli ka, pwede na. Hindi pwede yan. Kailangan i-prove talaga na yung apelido mo, bastos, or it will create danger, violence. May mga ganun eh. May mga ganung apelido na pang parang violente. Meron. So pag sinabi nung judge na, sandali lang. Okay. Hindi pa ako kumbinsido. Mag-present ka pa ng ebidensya na hindi maganda ang epekto sa inyong apelido. Ganun. So, Juan, mamamatay tao. Mamamatay tao. Apelido niya. Kaya hindi natatanggap sa trabaho dahil sa apelido niya. Mr. Mamamatay tao. May mga ganun. Vigilante lang siya. Pero may kasi iba nga tayo mga apelido. Kasi before daw, malagyan lang natin ng konting history. Yung mga, alam ko, Spanish to at saka mga Americans daw. Bininyagan tayo ng mga kanya-kanya apelido based from our itsura, sa ginagawa natin, sa buhay, ganun. So, doon na nag-root yan. Siguro yung lola mo lagi naka-backless. So, totoong itsura. Posible. Hindi. Kasi pag based sa itsura, paano naman yung si Mr. Pototoy? Ako naman, yung lolo ko na laging kasali sa choir. Tenor eh. Singer. Ang tenor. Ang tenor. Singer pala dati. Balikan ko lang yung intention. Yung putote, okay na yun. Kumbaga, siguro mapapatunayan yun. Siguro naman, yung base dun sa kaso. Oh, yes. Na nag-grant yun. Nag-grant yun. Ngayon. Paano kung ayaw mo lang talaga? Ayaw mo lang talaga yung pangalan mo. Dahil pangit! Pangit talaga ang pangalan mo. Ayaw mo lang talaga. Hindi mo talaga type. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede. For example, ayaw mong... Live with your name. Ayaw mong gamitin yung apelido ng tatay mo. Yeah. No, pangalan lang. Pangalan. First name. So, yun ang ginagawa. Yung first name, hindi rin pwede. Kailangan i-prove mo na pangit yung pangalan mo. Bastos. Masamang pakinggan. Okay. But the mere fact na yung pangalan mo, ayaw mo, hindi pwede yan. Hindi pwede. Mani-dismiss ang kaso. It will be dismissed. Like, yung kaso, yung babae, yung lalaki nagpa-sex change. Yes, yan. Nagpapalit ng pambabae. Tapos, pinutol, then naging... Babae na. No. Pero hindi na. Si Mr. Pototo yan. Pumunta sa Thailand. Nagpa-sex change. Nagpa-ano-ano. Naging babae na siya. Sex, ano tawag na? Sex? Reassignment. Reassignment o realignment. Ano ba? Nire-realign. Ano ba? Parang pidak lang. Nire-realign pala. Sex reassignment. Yeah. So, naging babae siya. Nag-file siya ng petition sa court na, for example, ang pangalan niya from Michael, ginawang Michelle. Michelle. Denied ng court. Denied. Kasi ang grounds kasi to change name, kailangan yung apelido mo, yung pangalan mo, bastos.
masamang pakinggan or it will create violence, ganon. But the mere fact na from naging nag-sex change ka, Michelle to Michael, Michael to Michelle, it will wala. Be na-denied okay. sa Supreme Court. Tapos, normally, grant, na-grant yun sa RTC, sa, but sa Supreme Court, na-denied. Ito, nag-decision yung judge based doon sa nakasaad sa batas. Yes, yeah. Oo. So, pag may pagbabago sa batas, pwede baka mabago. Pwede yun. Mm. So, dapat, yung may mga pangit na pangalan, kumandidato kayong congressman. Yes. Oo, para isulong niyo yung pagkapalit na pangalan. Oh, yeah. So, kailangan may batas. The judge will decide based on the law. Yun, yes. Correct. Kasi kung merong ganyang law na pwedeng pagbasihan yung judge, baka pagbigyan kayo sa mga kapritsyo ninyo. Pero babaguhin yung guidelines. Yes. Babaguhin yung guidelines. Kailangan, hindi, ang problema dito, baka, ano eh, gagamitin maging sa mga kriminal. Oo nga, yung mga kriminal eh. Kaya magpapalit lang ng pangalan niya sa passport, mabilis na yan. Saka pangit, wanted ka na nga, pututoy pa pilito mo. Ang bilis na nga, dahil wanted yung pangalan mo. Tapos, sabihin ng mga dumadaan, mukhang ano. Ayan si Alan. Kaya malaga niya, bilido niya. Okay, wala na tayo masyadong oras. Maraming salamat, attorney, sa kanaming pwedeng hantingin regarding sa pagpapalit ng mga pangalan o apelyido. Sa mga problema ng sa batas, kahit anong, hindi lang yung pototoy, kahit anong problema sa batas, you can like my page sa Facebook natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Yung nakadilaw ako po yun, pwede nyo i-like, then... May nag-aaral dun. Nag-aaral maraming libro sa likod. Si attorney yun. Yung nakadilaw, Then, kung gusto, kung may mga tanong kayo, i-message na ako, then I will answer it within 24 hours. Wow, bilis! Then, by the way, kung within Metro Manila, pwede kayong tumawag and ask for meeting appointment sa 209-6203. I repeat po, 209-6203. O sa mobile number natin, 0917-329-5353. Yan. Attorney, bago tayo magtapos, ihabol ko lang. Ano yung pinaka-weird na tinanong sa'yo? Hindi, yung pinaka-weird na tinanong sa'yo sa Facebook. Ano? Without mentioning the name. Ang dami. Hindi, personal eh. Personal ba? Personal ba? Yung sabi mo, may asawa ka ba? Oh, ganun. May mga, I don't know kung nag-express ng parang paniligaw ba yung tawag doon? Wow, oo. Ang pinag-uusapan, batas. Yung mga personal, wala yan. Yung mga ganyan attorneys na sabi pa ni, ano yun, Papa Jack, don't date with your fans. Di ba? Oo nga naman. Gawin mo kong admin dyan sa, ako na kukuha ng mga, contacts nila. Another issue, babae. Nireklamo niya yung asawa niya kasi hindi daw tumatayo. Oh. Ay? No, kaso ba yan? Ha? Ganun! Ano ba yung problema? Marital. Ano problema ko doon? Marital obligation. Obligation ng abang husband and wife. Parang ganyan. Okay, kami po yung mga nakasama. Ako po si Dennis Antinor Jr. At ako po si Bien Dakles. Okay, Alice. Babalik ulit kinabukasan ang Legal Minds. Bye!